Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 5 verses 29 and 30. Mateo kapitulo 5 versikulo 29 and 30. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Pagkatapos binigyang linaw ng Panginoon ang ikapitong utos mula sa Pharisaical misinterpretation sa verse 27 at verse 28, ang ating Diyos at tagapagligtas ngayon ay nagsasuggest or naghihikayat ng isang radical response. Pag sinabing radical response is yung response na nagbubunsod sa atin na gumawa tayo ng hindi pangkaraniwang hakbang. Yun ang ibig sabihin ng radical response. Hindi pangkaraniwan na response bilang tugon sa pagbibigay linaw ng ating Panginoon sa ibig sabihin ng pangpitong utos na binaluktot ng mga scribes and Pharisees. And thus, the connection between 29 and 30 to verses 27 and 28 ay obvious. I trust that it is really obvious. And having shown the true intent of the commandment, you shall not commit adultery, ang ating tagapagligtas ay nag-assume it will find adultery in his hearers, and thus he now provides the appropriate response. Dahil sinabi ng Panginoon, kung tumingin ka sa babae na may pagnanasa sa puso mo, nangangalunya ka na. Sabi ng Panginoon, nangangalunya ka na, kaya ang kasalanan ay hindi lamang po sa actual na paggawa, pati pa sa puso. Now alam ng Panginoon na among his hearers ay meron sigurong mga nangangalunya doon. Kaya nag-assert ang Panginoon, nagpo-provide ang Panginoon ng appropriate response to the exceedingly broad nature of the commandment. Pero bago natin tunghayan ang ating teksto ngayong hapong ito, gusto lang nating bigyang linaw kung ano ang mga bagay na hindi itinuro ng ating Panginoong Jesus. He is not teaching salvation by works. If we study the entire Sermon of the Mount, we have the tendency to think that the Lord is teaching salvation by works. No. Remember that the Sermon on the Mount was given to the disciples. Hindi po ang unbelievers ang primary audience nito, kundi ang mga alagad na. Ang mga mamamayan na ng kaharian ng Diyos. When our Savior says, it is more profitable for you that one of the members of your bodies or one of the parts of your bodies will perish than for your whole body to be cast into hell, our Savior is not teaching that our mortification, i-discuss natin yun mamaya, mortification in any way merits or earns our salvation. And by the way, mortification, yung konsepto ng mortification, yung pagpapahirap ng sarili, ay uso po yun nung kapanahuna ni Martin Luther na magpipinitensya, pahihirapan ang sarili, titira doon sa mga monasteryo at i-deprive ang sarili upang kitain ang pabor ng ating Panginoon. But this is not the teaching of the Lord Jesus Christ, that salvation can be attained through our act of mortification. Our Lord is not teaching that our mortification in any way merits or earns our salvation. Ang ibig sabihin ng mortification is
papatayin natin ang pita ng laman. Example, kung ang kasalanan natin ay kasalanan, ang kahinaan natin ay in the area of lust of the flesh, paano natin papatayin or gugutumin or starve? Abay, huwag kang dumaan sa mga lugar na alam mo na mayroong tukso ng laman doon. That's mortification. Huwag pakainin, gutumin, patayin. That's mortification. Now, our Savior is not teaching that mortification could earn our salvation. This would contradict the entire teaching of the Bible. But our Savior is teaching that a person who fails to mortify their sins is a stranger to grace and in the end will be cast into hell. Dahil ang tunay na ligtas, meron talagang puso na umiwas sa kasalanan. Because the Bible says, sin shall have no dominion over you. At pangalawa, hindi rin nagtuturo ang Panginoon ng mutilation or kumbaga pahihirapan natin ang ating sarili or tatanggalin natin ang bahagi ng ating katawan. Alam ninyo, this is not exaggeration. Meron pong nabaliw dahil in-apply ito literally sa kanyang sarili. Taga-Kauswagan, Lanao del Norte. Sinabi na putulin ang kanang kamay, talagang pinutol niya ang kanyang kanang kamay. Ngayon, nabasa din niya sa Bible na dukitin yung mata. Hindi niya makayanang dukitin ang kanyang mata dahil napakahirap gawin. Talagang nabaliw po siya because he understood the words of Jesus Christ literally. Now, the Lord is not telling us to literally pluck out our eyes and cut off our hands. But the Lord is describing the radical nature of mortification na pwedeng ihalin tulad sa plucking out eyes and cutting off hands. At sinummarize po ni Hendrickson ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa verse 29 and 30 ng ating teksto. Take drastic action in getting rid of whatever in the natural course of events will tempt you to sin. Kung ang tukso mo ay internet pornography, putulin ang lahat ng connection sa bahay. Yun ibig sabihin, take drastic action. Putulin ang lahat ng connection sa bahay. Kung ang tukso mo ay sa screen touch na cellphone mo ay kung ano-anong natatanggap mong mensahe dyan, bumalik ka sa cellphone na ganito. By the way, nasira po yung cellphone ko at binigyan ako ng cellphone ng isang kapatid natin dahil wala na akong gagamitin. Na talk and text lang. Okay. Bumalik ka sa basic function ng cellphone na talk and text lang. Kasi yung mga ibang mga features ay pintuan pa yan at window yan ng kasalanan. Kaya meron pong tatlong bahagi ang ating pag-aaral sa hapong ito. Una, mortification, its meaning. Ano ang ibig sabihin ng mortification? Because this is a big word. Maring first time nyo pang narinig ang salitang mortification ngayon. Mortis. From the word mortis, ibig sabihin patay, cadaver, bangkay. Diba mortis, bangkay. Mortification, ibig sabihin patayin ang pita ng laman. Pangalawa, mortification, its motive. Yung its motive, yung tamang motibo sa mortification. At pangatlo, mortification, its means. Ang kasangkapan ng mortification. Mortification comes from the word mortis, Latin word, meaning to say bangkay or patay. Patayin ang kasalanan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Tulungan ninyo kami sa mensahe ngayon. Practical message na sumusulong, nagsusulong ng kabanalan sa inyong iglesia. Alam namin na hindi natutuwa si Satanas nito. Tulungan ninyo kami na buong puso at diwa ito namin sa pangangaral ng inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Mortification, its meaning. The term mortification at sinabi ko na in passing kanina, refers to the act of a Christian wherein
The remaining principle of sin is weakened, pinapahina, tinatanggihan, or pinapatay. Dahil sa totoo lang, meron pa ring remaining sins sa isang Kristiyano. We are not teaching sinless perfectionism. At sa men's fellowship namin kanina, binigyan natin ng difference ang remaining sin versus reigning sin. Ang Kristiyano ay meron pa ring natitirang kasalanan pero hindi na pinaghaharian ng kasalanan. Bilang patunay, kung ang Kristiyan ay nahulog sa kasalanan, hindi niya ito ikinatutuwa, hindi siya yung tipong nag-i-enjoy, kundi nalulungkot siya ng labis. Hindi siya mapakali at manunumbalik siya kaagad sa ating Panginoon. Iyon ang palatandaan kung isang tao ay tunay na mananampalataya. That is the meaning of mortification, patayin ang kasalanan or putulin ang kamay or dukitin ang mata kung iyon ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala. Hindi po yan literal ha, because we will end up mutilating our body parts. And to put it simply, mortification means the slaying and killing of sin. Colossians chapter 3 verse 5, papatayin ang kasalanan. Is slain ang kasalanan. Colossians chapter 3 verse 5. The Bible says, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Remember, ang audience ni Pablo, ang readers ni Pablo ay Christians. Meron pang remaining sin sa kanilang kaluluwa. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga diyos-diyosan. Greed, kasakiman is idolatry. And thus, there are at least two aspects of mortification. Unang-una, that we repent from all present sin. Ang kasalukuyang kasalanan ay kailangang pagsisihan. Pangalawa, that we prevent all potential sin. Unang-unang paraan ng mortification is pagsisihan natin ang kasalukuyang nagawa nating kasalanan. Pagsisihan kaagad. Pangalawa, iwasan ang mga potential na kasalanan. I-prevent. Unang-una, we must repent from all present sin. And that is, we have to identify all known sin and stop doing it. Sometimes, I think we make things complicated than they are. If you or I am doing anything that we know is wrong, we must stop it. Kung meron tayong nakikitang mali or kasalanan sa ating buhay, huwag po natin yang alagaan, but we must stop it. Ephesians chapter 4, verse 28. In fact, that's what repentance is all about. Hindi lang yung pinagluluksa natin ang ating remaining sin, pero patuloy mo pa rin ginagawa. Merong kalungkutan, pero merong pagtalikod. Ephesians chapter 4, verse 28. The Bible says, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho, at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. So, hindi lang sinabing huwag nang magnakaw. Sinabi din dito yung positive na gumawa ka. At yung pagtrabaho natin, nilinaw ng Panginoon na hindi lang ito para sa ating sarili. Hindi tayo nagtatrabaho para sa ating sarili lamang. Meron tayong personal benevolence upang merong maitulong, which is opposite sa pagnanakaw. Ang pagnanakaw ay kukunin natin ang sa iba. Ang pagtulong ay kung anong meron sa atin, ibigay natin sa iba. Generosity is the exact opposite of stealing. Yes, stop it for the right reasons, and yes, replace it with right behavior. Hindi lang yung tumigil ka na sa pagnanakaw, kundi palitan yung pagnanakaw ng tamang behavior. Stop it, kill it, put it away from you. And frankly, mga kapatid, I believe this is the problem with some of us.
And I dare say, many of us, we know what we are doing is wrong. We know that what we are doing is wrong, but we simply don't stop it. That's not mortification. Mortification means to stop doing any known sin sa ating buhay. And that is why we pray na gamitin ng Panginoon ang kanyang salita to convict us of sin, and not only to convict us of sin, so that we will repent of our sins. Meaning to say, itigil ang paggawa kung anumang kasalanang nakikita natin sa ating buhay. Most of the time, dina-justify natin ang ating kasalanan. I can't stop doing it. That's too easy or that's too simple. Pwede ko namang tigilan yan anytime I want to. But in the end, he ends up continually doing that particular sin. Many of us, ang ating problema is hindi natin alam. Hindi yan ang ating problema, many of us. Ang problema natin, patuloy nating ginagawa ang alam natin na malinaw na kasalanan sa harapan ng Panginoon. So in what way are we going to mortify sin? To stop doing it immediately kung pinakita sa atin ng Panginoon na ito ay kasalanan. Huwag po nating alagaan ang kasalanan. Ano sinasabi ni Haring David? If I cherish sin in my heart, the Lord will not hear me. Hindi ako pakikinggan ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi lang yung itigil natin ang ating kasalanan, kundi iwasan din natin ang potential na kasalanan. And that is, we must starve the flesh from all that might excite it or tempt it to sin. Say for example, kung ang struggle mo ay gluttony. Gluttony means katakawan. Gluttony is a sin, according to the book of Proverbs. Kung ang struggle natin ay gluttony, huwag kang magnegosyo ng karinderya. Di ba? Or huwag kang dumaan sa Kentucky Fried Chicken. Kung ang struggle mo ay gluttony. Radically, putulin ang lahat ng access. Saka ka na lang pumunta doon kung oras na ng pagkain. At bago ka pumasok sa mall, kung ang weakness mo ay gluttony, bago ka pumasok sa mall, limitahan mo ang pera na dadalhin mo upang hindi ka matukso na bilhin ang mga pagkain na makakatukso sa iyo dahil kulang ang pera mo. Kung ang kahinaan mo ay pera, yung tipong natutukso ka sa pera, paghawak ng pera at ginagamit mo ng hindi sa'yo, huwag mong tanggapin ang posisyon sa organisasyon ninyo, organization na pagiging tresorero. Diba? Alam mo ang kahinaan mo. Mortify the deeds of the flesh. Romans chapter 13, verses 13 and 14. Roma kapitulo 13, versikulo 13 and 14. The Bible says, lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan ng paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Ibig sabihin, gutumin daw ang laman. Starve the flesh. At huwag sundin ang pagnanasa
nito. And here the apostle exhorts us to walk properly as in the day, that is in the bright light of holiness and purity, not in drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Kung ang weakness natin ay masamang pag-iisip laban sa sino man, kung meron pong nagchichismis na mga tao, huwag po tayong tumabi katabi nila, dahil mahahawa po tayo. Umalis. At kung kinakailangan, kung hindi natin pwedeng umalis dahil meron talagang kailangan tayo sa lugar na yan, kung meron kang headset, ay tabunan mo ang tenga mo ng headset at magpatugtog ka ng Christian music. I had the same struggle nung pumunta po ako sa pag-ibig nung, I think 2 weeks ago, sa pag-ibig. Merong OFW doon na dinescribe niya ang lahat ng immoralidad ng mga Filipino OFWs. Now, I will not go into particular detail. Pero lahat ng immoralidad ng mga Pilipino doon abroad, ay ikaw, hayaan mo ba na magpatuloy siya sa kaniyang kwento na sinasangayunan din ng iba, na pinagpipistahan yung mga kwento, na naririnig mo at maging polluted ang utak mo? Do your best na ma-divert ang topic. At what I did was, ang mga Taiwan, marunong din silang mag-English. Yung mga Taiwanese, marunong din silang mag-English. How do you communicate there sa trabaho? Na-change topic na. I-divert ang topic. Kung alam mo mahulog ka sa kasalanan, yun ang ibig sabihin ng dukitin ang mata at putulin ang kamay. Starve the flesh. Hindi yung mag-inquire ka pa further. Malinaw na nga na headline na Mr. Nahuli ang Mrs. na, malinaw na yung headline. Babasahin mo pa yung article? Isang tabi mo na yung article na yan. Huwag nang basahin. Do not investigate any further. And notice, merong prinovide ang salita ng Panginoon ng dalawang paraan upang ma-mortify natin ang kasalanan. To put on the Lord Jesus Christ, and that is to cultivate the positive character traits found in the Lord Jesus Christ. Colossians chapter 3 verse 12. This is what it means to put on the Lord Jesus Christ. I-cultivate or palaguin ang magandang katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Colossians chapter 3 verse 12. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. And notice pangalawa, meron ding sinabi ang binasa natin kanina, make no provision for the flesh. Huwag ngang pakainin ang pita ng laman. Starve it. Make no provision for the flesh to fulfill its lusts. That is, go nowhere and do nothing that might excite the flesh. May mga pastor nga na ginagawang excuse na pumapasok po sila sa resto bar, mga bar house, dahil wiwitnessan daw nila yung mga waitress doon, yung mga GRO, i-win daw nila for Christ. Ang nangyari, sila ang na-win into immorality. Kaya nagtatrabaho sila sa GRO, nandun sila sa lugar na yun eh. Dahil yun ang kanilang hanap buhay. Pupunta ka doon, i-expose mo ang sarili in the disguise na bahaginan ang mga GRO ng salita ng Panginoon, i-table mo sila. May mga pastors, hindi lang isa, hindi dalawa, marami po sa mga kakilala ko na ganun ang mentality, and they end up having relationship immorally with those ladies there. Make no provision for the flesh. Make no provision for the flesh. Mortify the deeds of
the flesh. At ang Greek word ng provision literally means forethought or foresight. It refers to making plans for a future event. At we find the same thing in 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Unang Timoteo kapitulo 5 versikulo 8. Ang sabi po dito, ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kaniyang kamag-anak, yan, lalong-lalo na sa kaniyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Yung word na kalinga, provision po ito. Provide. Yung sinabing, make no provision for the flesh, huwag alagaan or huwag magplano para alagaan ang ating laman. Any man who refuses to think ahead in order to make provision for his own flesh, for his own household, he has denied the very essence of practical religion. And thus the word provision carries with it the idea of making future provision. For example, let's say you are planning to be out of town for a day. You might look ahead and make provisions for your dog na maiwan sa bahay. You might fill up an extra bowl of food for your chicken or rooster. Dahil aalis ka, nagpaplano ka in advance. And the apostle is exhorting us not to plan ahead with reference to the flesh. Not to set up any future provision for it to fulfill the lusts thereof. And thus, essential practice of mortification is the repenting of all present sin and the preventing of all potential sin. Remember itong mga non-aircon bus, mahilig po yan silang magpalabas ng mga malalaswang palabas. Both non-aircon and aircon bus. And if you are really serious in mortifying the deeds of the flesh, plan ahead na tayo. Aalis ng maaga. Kung kinakailangang mag-jeepney ka na lang papuntang Baclaran, gawin mo yan kaysa sumakay ka ng bus na may mga palabas doon na hindi kaaya-aya. Na kung talagang nagmamadali ka at yun ang pinapalabas, kausapin mo yung konduktor ng mahinahon ng hindi ka talaga mahulog sa ganoong kasalanan. That's mortification. And it is to be radical. Radical. What could be more radical than to pluck out our eyes and cutting off our hands? Talagang radical yan. Pakinggan natin si Martin Lloyd-Jones. Our Savior is saying that however valuable a thing may be to you in and of itself, if it is going to trap you and cause you to stumble, get rid of it. Throw it away. Kung ang laptop na yan ang dahilan kung bakit ikaw ay nagkakasala, ibenta mo yan. Throw it away. That's what it means. Kung anumang pag-aari natin ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala, give that up. That is radical. Meron ng isang ama na palaging ine-excuse niya, ginagawang excuse yung kanyang mga anak kung bakit hindi siya nakakasimba. Wala kasing magbabantay sa mga bata eh. Walang magbabantay sa bahay. Hindi ito exaggeration, hindi ito make-up ha. Talagang nangyari ito sa Cebu. Palagi na lang, itinadahilan ang mga anak at ang bahay, walang magbabantay. Ang nangyari, nasunog ang bahay kasama yung mga anak. Nasunog talaga yung bahay kasama ang mga anak. Wala na siyang maidadahilan pa. Tinanggal ng Panginoon, hindi po tayo maghintay na ganun po ang mangyayari sa ating buhay. Ibig sabihin, anumang bagay na kahit valuable pa yan, pero kung yun ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala sa Panginoon, kailangang tanggalin natin yan sa ating buhay. That's what mortification is all about. Hindi sinasabi ng ating tagapagligtas na
dukitin ang ating mga mata tapos ilagay lang natin sa isang tabi or iputuli natin ang ating kamay tapos malapit pa rin sa atin. From you, ibig sabihin itapon, i-dispose. That means thoroughly. We take any cause of stumbling within our houses that doesn't have to be there or to dump. It means to break off any relationship that doesn't have to exist that proves a repeated cause of offense or stumbling. It means to refuse to go to any place that we absolutely don't have to go. That's a proven means of stumbling in the past. Mga, nakita natin yung track record. Iinit lang ang ulo natin kung pupunta tayo sa ganoong lugar. Ayaw nating makapagbitiw ng salitang masama, huwag ka nang pumunta doon. Or mahuhulog ka lang sa kasalanan kung pupunta ka sa lugar na yon, or manunood ka sa ganitong bagay, huwag na. Mortify the deeds of the flesh. That's what it means by mortification. Patayin ang anumang nagpapakain sa pita ng ating laman. Yun ang ibig sabihin ng putulin ang kanang kamay or dukitin ang ating mata. Now I trust that the Holy Spirit has already made it clear unto us. We cannot finish the whole thing because of lack of time, and we still have to commemorate the Lord's Supper. Lord willing, we will continue the second and third part of this message, motive of mortification of sin, and yung pangatlo, ang means of mortification of sin. Now, para sa mga kaibigan natin na nandirito, tulad ng sinabi ko kanina sa introduction, hindi po ang pagiging mungha or magpenitensya ang paraan upang maligtas tayo mula sa kasalanan at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil si Martin Luther, nung nakatira siya sa monasteryo, naging monk si Martin Luther, di po ba? Pero nakita ni Martin Luther na ang kasalanan doon sa monasteryo ay aktibong-aktibo pa rin. Walang pinagkaiba sa kasalanan kung andun ka nakatira sa bayan. Kasi yung mga monastery ay andun sila, sinisiklud nila ang kanilang sarili para hindi daw sila mapulyot sa kasalanan ng mundo. And Martin Luther testified that even in the monastery, ang mga pari na nandoon ay namuhay pa rin sa kalaswaan, namuhay pa rin sa kayabangan, namuhay pa rin sa mga sa pita ng laman, sa greed, sa covetousness. Si Martin Luther, pinapahirapan niya ang kanyang sarili. Sabi ni Martin Luther, kung umabot pa ng 5 minutes extension ang kanyang pagpapahirap sa kanyang sarili, ay malamang namatay na siya. At buti na lang, merong ginamit ang Panginoon na nagpaliwanag sa kanya na huwag kang tumingin sa sarili mo, kundi tumingin ka kay Kristo, dahil na kay Kristo lamang ang tunay na paghuhugas ng kasalanan, ang tunay na kapatawaran. The righteous shall live by faith. At yun din ang challenge natin sa ating mga kaibigan na nandirito. Hindi po ang pagiging iseseparate natin ang ating sarili mula sa mundo ang paraan sa ating kaligtasan. Hindi ang ating pagpipenitensya, hindi ang ating kung ano ang gagawin natin, pahihirapan natin ang ating sarili para kitain ang pabor ng ating Panginoon, kundi sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nag-celebrate tayo ng Lord's Supper dahil inaalala natin ang ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Bakit ba siya namatay? Hindi upang maging bayani lamang. Namatay si Kristo upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng sino mang nananampalataya sa Kanya. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Well, Jesus Christ shed His blood on the cross of Calvary in order
for the sins of His people to be totally cleansed, to be totally washed. Meron pong kasabihan na common na magsimba ako ngayon para mabawas-bawasan ang aking kasalanan. Hindi po bawas-bawas ang hinihingi ng Diyos, kundi total eradication, total cleansing. And what can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. Yun po ang ating ginugunita sa banal na hapunan. It's only the blood of Jesus Christ who can totally wash away our sins. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ninyo sa hapong ito. Nawa po ay tulungan ninyo kami na immortify ang deeds of the flesh. Patayin, gutumin, starve ang anumang bagay na nagpapakain sa pita ng aming laman. Help us to make radical steps, radical actions na iwasan ang kasalanan. Tulungan ninyo kami, O Panginoon, hindi po namin ito kaya. But by your grace, we will be able to do it. Sa mga kaibigan namin na wala pa sa inyo, nawa po ay nakita nila na seryoso ang kasalanan. Hindi ito pwedeng paglaruan. Walang excuse. At sasabihin, naunawaan naman ng Panginoon, ito ang kahinaan ko, naunawaan ng Panginoon. Walang excuse, O Diyos. Nawa po ay kinonvict ninyo ang mga wala pa sa inyo. Magsisi sa kasalanan at lumapit kay Jesus, dahil na kay Jesus lamang ang tunay na kapatawaran. What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.